So yan, kamusta? Welcome sa isa na namang content. Marahil, marami sa inyo alam na naiiwan tayo ni Oda sa loob ng isang buwan. Ito ay dahil na rin, inimok siya ng Shonen Jump Magazine na magbakasyon. Pero parang hindi naman bakasyon ang mangyayari kasi ay aasikasuhin niya po yung kanyang One, yung movie po na paparating, One Piece Film Red. Pangalawa, ayun pong pag-iinspeksyon doon sa One Piece Netflix live adaptation. Kaya palagay ko magiging busy pa rin po si Oda Sensei sa susunod na 4 linggo. Pero kahit na ganoon na magbabakasyon siya, eh aba, iniwanan niya po tayo ng napakatinding chapter, chapter 1053. Ano-ano yung mga pinag-uusapan dyan? Una po, eh yung bagong bounty ni Monkey D. Luffy, Law, at Eustace Kid. Pangalawa po ay ang ancient weapon na Pluton. Pangatlo nga po ay ang face reveal ni Admiral Rokugyu. Pang-apat ay ang mga bagong Emperor of the Sea. So yan, tatalakayin natin isa-isa yan. Pero bago muna ang lahat, syempre po ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit the bell icon para ma-notify sa mga bago nating videos. I-like at i-follow ang ating mga social media accounts, Facebook at TikTok. Comment lang po kayo doon at binabasa ko po lahat yan. Maraming salamat po. Anyway, kung gumawi po kayo sa video bago ang inyong napapanood, eh alam nyo na po na isa sa mga bagong emperor ay si Jaran! Baggy the Clown! Meron na po tayong naging paliwanag dyan at reaction. Palagay ko hindi ko na dapat ipaliwanag yan, di ba? Kaya maglalagay na lang ako ng link card dito sa taas. Panoorin nyo na lang po pag kayo ay may time. Isa sa mga bagong emperor, Yonko, ay ito nga pong si Monkey D. Luffy. Well, hindi naman to nakakagulat, hindi ba? Kasi noon pa naman ay tinatawag na nga siyang Fifth Emperor. Ngayon po, eh naging mas solido po ang kanyang position. Para kasing pumapatak, siya ang namumuno sa operation para matanggal ang dalawang emperor. Pagkatapos, ay meron pa nga po siyang Grand Fleet. Pwera pa po ang kanyang mga alyansa kagaya ni Eustace Kid at Trafalgar D. Waterloo. Talagang ngayon eh, mabigat na nga po ang resume ng ating bida. Sa pag-uumpisa nga ng chapter, eh yung mga elder, aba eh, ayaw nila na ipa-imprenta yung kanyang wanted poster na mayroong letrang D. Kaso wala na nga po silang magagawa at gusto ni Big News Morgans na talagang magsabi ng katotohanan sa buong mundo. Kasabay nga ng pag-iimprenta niya, nalantad na nga po ang bagong bounty ni Luffy pati nung kay Eustace Kid at Trafalgar Law. Ang bawat isang ulo po ay mayroong tumataginting na 3 bilyong belly. Abay, hanep ano? Pero hindi po yun yung inaasahan ko sanang magiging bounty ni Luffy. Diba, 4 billion ang bounty ni Kaido. Tapos 4 billion din ang bounty nitong si Big Mom. Parang hindi nga naman tugma yung mga nakuha nilang halaga sa kanilang ulo. Pero marami na nga pong nakapag-obserba na kung pag-aa din ang number ng bounty ni Kaido at ni Big Mom, aba eh kulang-kulang po yan na 9 bilyon. At kung pag-aa din naman po yung mga naging bounty ni Luffy, Law at Kid, aabot nga po ito sa saktong 9 bilyon. Parang dalawang ulo katumbas ng 3. Sa tingin nyo, fair ba ang naging assessment? Obviously hindi. Pero kung titignan nyo naman po kasi ang naging labanan, eh 1 versus 1 po kay Kaido at 2 versus 1 po ay Big Mom. Pero pwede naman tayong umatras pa further. Kasi diba nung nag-umpisa tong laban na to, 2 versus 5 yan? Zoro, Killer, Law, Luffy, Kid, laban kay Kaido, Big Mom. 5 versus 2 talaga yan. Kaya kung iisipin natin mabuti, somewhat fair ang naging resulta ng mga bounty. Pero alam naman nating lahat, nalamang po talaga pagdating sa firepower ito pong si Monkey D. Luffy kumpara doon sa kanyang dalawang kasabayan. Ngayon, tumungo naman tayo sa dalawang revelasyon dito po sa chapter 1053. Ito po ay ang paglantad na buhay pa po ang ama ni Kozuki Oden. Ito nga po ay si Kozuki Sukiyaki. Siya po ay nagpapanggap na isang panday na si Tenguyama Hitetsu. Pero ngayon ay lumantad siya kay Nico Robin
upang sabihin na ang Pluton nga po ay nasa loob ng Wano Country. Kung maaalala nyo po, ang blueprint ng Pluton ay sinunog ni Katiflam o ni Frankie. Ngayon ay nandito na nga sa Wano ang naturang ancient weapon. Kung ano ito, hindi pa natin alam, pero sigurado po tayo na ito ay isang sasakyang pangdigma. Magandang pangitain ito kasi mukhang ma-acquire ng Straw Hat Pirates ang ancient weapon na Pluton. Tandaan po natin na ang Pluto ay sumasagisag sa God of the Underworld. Ano kaya ito? Baka submarino? Ewan natin, pero sigurado po na ito ay magiging asset ng Straw Hat crew. Sunod na eksena ay nalantad na nga po yung itsura ni Admiral Green Bull. Ang tunay niya pong pangalan ay Aramaki at ang ginagamit niyang palayaw sa Marines ay Rohobyu. Matindi po ito, no? Kasi nung dumadalaw po siya sa Udon, alam naman po natin na yung daan doon ay parang disyerto. Pero tingnan nyo tong larawan na to. Aba eh, nag-misto lang gubat ngayon siya. Ngayon nga po, na dumalaw siya doon sa presuhan, eh mukhang pinaggugulpi niya yung mga tao doon at inubos niya yung mga lakas nila. Katunayan, si King at saka si Queen, eh walang panama. Pinagtatadyakan niya lang, ano, hanep. Sabi ko na nga ba, siguradong kadayaan ng power nito eh. At mukhang tinatarget niya ang ating bida. Gusto niyang makakuha ng papuri mula kay Akainu. Kaya lang mukhang mayayari siya kasi hindi naman talaga siya pinapayagang pumasok sa loob ng Wano. Katunayan, yung kausap niya sa telepono, sinasabihan niya na huwag pumiyok. Huwag nga daw pong ipaalam kung ano ang ginagawa niya. Kaya kung iisipin po natin, medyo talipo ang kanyang kamay. Hindi po kasi teritoryo ng world government ang Wano Country. Illegal alien po siya dyan. Bawal po siya dyan. So tignan po natin ano, how will this play out. Kung talaga bang makukuha niya ang ulo ni Monkey D. Luffy o makikidnap niya si Robin o may mapapala pa siyang iba. Ako sa tingin ko lang, hinahanap niya si Jess Drake. Kasi nga po, ay huling kita natin sa kanya, siya po ay malubha at sugatan. Nangangailangan po siya ng tulong at mukhang si Rokugyu nga po ang makakagawa nun. Isa pang bagay, yung mga Beast Pirates. Dapat makuha niya rin yon para hindi na sila makaabala pa sa susunod na mga story arcs. Dapat po ay maaresto niya itong si King, Queen, at iba pang mga headliners. Makakatulong po yan para hindi na rin po sila maging sagabal sa hinaharap ng storya. Sa huling mga eksena, talagang piyesta sa loob ng Wano. Mukhang magkakaaway pa nga itong si Kid at saka si Luffy. Pero malabo po yan. Parating pa lang si Admiral Rokugyu. Sana ay huwag siyang maging KJ. Pambihira naman niya, no? Alalahanin natin na nagre-recover pa lang ang ating mga bida. Hindi pa sila full shape para lumaban. Luging-lugi sila, pero sabi ko nga, illegal alien po itong si Admiral Rokugyu. Limitado lang po ang kanyang magiging galaw. Baka ang gawin niya lang, usap-usap, balitaan niya lang yung mga tao dyan kung ano yung nangyayari sa labas. Dahil sabi niya nga, magulong-magulong nga daw ang mundo sa labas ng Wano. Parang unfair dahil nagkakasiyahan sila dyan. At dyan na nga po natapos ang chapter. Napakaganda, hindi ho ba? Napakaraming detalye. Bitin na bitin po yan, lalo at isang buwan na mawawala sa sirkulasyon ang One Piece manga. Pero kahit ganun, hindi matatapos ang ating mga kuro-kuro. Tuloy-tuloy lang po ang ating mga usapan dahil sabik na rin akong malaman ang bagong bounty ng bawat Straw Hat crew, pati na rin ang mga magiging bagong miyembro nito. Kaya magabang-abang lang po tayo. Ang isang buwan ay mabilis lang nalilipas. Huwag lang tayong maiinip. Bago tayo magtapos, gusto ko lamang pong batiin si Chin Galicia at ang iba pang mga tumutulong sa ating channel gamit ang GCash at Maya. Sa mga gusto, ayan lang po ang number para yumaman ako. Oh? So yan, muli ito pong inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Manood at magbasa ng One Piece. Hanggang sa muli. Paalam! O yung One Piece anime, tuloy-tuloy lang yun ha. Yung manga lang ang mawawala ng isang buwan. Bye!